Hello homemakers, gagawa tayo ngayon ng concrete jars para sa ating candle making. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts ng white sand and then 3 parts ng cement. Ayan po, tatlong takal ng cement. Tapos, halo-haluin lang at pagkatapos ay lagyan ng tubig. Ayan po. Tansyahin lang po ang paglagay ng tubig. At ang kailangan nating ma-achieve ay yung parang condensed milk ang ating mixture ng semento at buhangin. Haluin siyang mabuti hanggang sa ilalim para maiwasan yung pamumuo ng semento. Kapag ganito na yung ating mixture, hindi masyadong malapot, hindi naman masyadong malabnaw, ay okay na ito. So, pwede na ito, ready na ito para ilagay na sa ating mga hulmahan. Itong ating mga hulmahan ay nabili ko sa Shopee store. So, ilagay ko na lang po sa description box ang link ng pinagbilhan ko ng mga hulmahan natin ngayon. Kailangan natin siyang itaktak para lahat ng mga sulok-sulok ay malagyan talaga ng semento at talagang makuha natin yung forma ng ating hulmahan. Sumobra yung natimpla nating semento, kaya gagawa na lang ako ng improvised na hulmahan. Itong ginawa kong hulmahan ay hulmahan ito ng cupcake or puto. Nilagyan ko na lang siya ng paloob sa gitna na plastic na bote. Hinati ko lang. Ayan. Sayang naman kasi yung ating semento kung itatapon ko lang yung sobra, kaya ginawa ko na lang ganito. Sana maganda ang kalalabasan nito. Titingnan na lang natin bukas sa pagtumigas na. So okay na, babalikan natin ito bukas pag matigas na at in-unmold na natin. Eto na, matigas na nga. I-unmold na natin. Okay naman, maganda naman ang ating ginawang improvised na hulmahan. Maganda naman ang resulta.
So after 1 week na tuluyan nating pinatigas ang ating concrete jars, lalagyan naman natin ngayon ng sealant yung loob ng ating concrete jars para hindi tumagas sakaling lalagyan natin ng liquid sa loob. Itong sealant ay nabili ko lang din sa Shopee. Sinearch ko lang din ito kung ano ang dapat ilagay sa loob para pag nilagyan natin ng kandila ay hindi naman tatagas. Pasensya na kayo dyan sa aking alagang pusa na nandyan sa tabi. Gustong-gusto niya kasi laging nasa tabi namin. Ngayon ay lalagyan naman natin ng design o pipinturahan natin ang ating mga jars. So itong star na to ay ginupit ko, tinesting ko lang ito pang di-design natin. Sticker ito, tapos didikit natin para mabilis siya makaporma ng star. So lalagyan ko siya ng kulay blue. Itong aking mga pintura dito ay ito lang yung mga available sa bahay, dalawang kulay lang na pintura. Ang mahalaga lang hindi bare na bare yung ating jar, kahit pa paano ay may kulay. Pagpasensya na po nyo yung mga designs ko, hindi ko talaga pinag-isipan yan. Basta random yun. Pag ginawa ko na lang diretso kung ano na lang yung pumasok sa isip ko. At kulang din kasi ako sa mga kagamitan, kaya ganyan na lang po ang ginawa kong mga design. Pwede kayong, kung gagawa kayo, so pwedeng lagyan ng mga sticker. Minadali ko kasi ito para may upload ko na agad. At magamit ko na rin yung mga jars. Mga co-makers, abangan nyo na rin po yung paggawa natin ng mga kandila. Yung mga scented candle na ilalagay natin sa jars na ito. So I hope na nagustuhan ninyo ang ating vlog ngayon. Bibili sana ako ng mga jars sa Shopee, kaya lang nanghinayang din ako dahil 10 pesos din ang isa sa pinakamura. At naisip ko naman na may mga simento naman dito sa bahay at may mga buhangin naman, kaya ang in-order ko na lang ay yung hulmahan na lang po. Kaya pwede rin po pala tayo na gumawa ng ganito at tayo na lang din po ang magbibenta. Madali naman pala gawin ito. So mga co-makers, kailangan po talaga madiskarte tayo, at saka nakakalibang din pong gawin itong mga ganito. Kaya kung instead na makipagmaritesan tayo sa mga kapitbahay natin, edi ganito na lang gagawin natin. Nalilibang pa tayo, nagagamit pa yung mga talento natin, at meron pa tayong konting pagkakakitaan. Maganda rin to pang regalo. Kaya mga co-makers, sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po. At kung nagustuhan ninyo itong ginagawa natin ngayon, paki-hit na lang po yung like button. Maraming salamat mga co-makers sa inyo pong panonood at sa inyong suporta sa ating channel. Gusto ko rin pong mag-live sana para makita nyo mga ginagawa ko ng live. Kaso lang yung aking phone ay kailangan ko pang ayusin kasi full na po storage ang aking Google, at inaaral ko pa po kung paano po ang gawin na makapag-free tayo ng space. Kahit binura ko na lahat, ayaw pa rin matanggal yung full storage na daw ako. Kaya marami pa akong dapat pag-aralan. Maraming salamat mga co-makers sa inyong panonood sa atin. Konti na lang po at ma-meet ko na yung requirement ni YouTube. Kaya please, panoorin po nyo yung aking mga vlog. Yung mga dating vlog ko rin po, panoorin nyo rin po. Marami rin po kayong matutunan doon. At marami pa po akong plano na i-upload. Yung panahon ko lang ang kailangan isaayos yung mga schedule ko. Pero maraming salamat sa suporta ninyo. At maraming salamat din po sa feedback. Yung mga nag-PPM sa akin na
yun nga po, nakakatulong sa kanila yung ating vlog. Marami na rin pong nagkakaroon ng mga businesses katulad ng pagtitinda ng haplas, ng mga lotion, ng sabon. Nakakataba po ng puso na kahit papaano ay nakakatulong po yung ating vlog. Kaya please, tulungan din po ninyo ako na ma-monetize tayo para makagawa pa po tayo ng maraming bagay at makakatulong din po tayo sa mga nangailangan po. Gusto ko rin pong mag-charity vlog, lalo na sa church namin kasi may mga members din po kami mga mahihirap. At sa pamamagitan po nito ay naisip ko na malaking tulong itong ganitong klaseng tutorial at nakakatulong na ako at natutulungan din ninyo ako kapag na-monetize na ito. Kaya maraming salamat mga ka-homemakers sa inyo pong suporta sa ating channel. God bless you po mga ka-homemakers. I love you with the love of the Lord.